sobrang dominante talaga ng isang Belerick EXP laner. Magkaibang magkaiba ang galaw ng isang EXP lane Belerick kumpara doon sa roamer Belerick na ginawa natin noong nakaraan. Ang kagandahan dito sa EXP laner Belerick ay magkakaroon ka ng napakaraming kills. Magiging killer tank ang role mo kapag nilagay mo si Belerick doon sa EXP lane. At talagang nakakatakot ang isang EXP laner Belerick. Hello class, I'm Professor Joseph ML and tuturuan ko kayo kung paano gamitin si Belerick na pupunta sa EXP lane. Kasama na rin dito ang emblem at items at kung ano yung mga dapat gawin. Ipapakita ko rin sa inyo ang kombinasyon ng siyensya at brutal na lakas. Sa mga hindi pa nakafollow sa akin dyan, pa-follow po. Nakatank emblem na may vitality, tenacity, and brave smite. Kasama ko pala dito ang aking kaibigan na si Sir Radiant Visions. Sana i-follow nyo rin siya guys at suportahan katulad ng pagsuporta nyo sa akin. Salamat. Una sa lahat, dapat maunawaan natin yung mga skills ni Belerick. Ang passive ni Belerick ay kapag sinaktan mo siya, ibabalik niya sa iyo yung sakit. Ayan o, tignan nyo. Ayan, binabalik ni Belerick yung sakit. Ang first skill naman ni Belerick ay maglalabas siya ng ugat sa harapan at kapag tinamaan ka niyan, matutont ka. Mapipilitan kang tirahin si Belerick at kakagat ngayon yung passive niya na binabalik niya sa iyo yung sakit galing dun sa binigay mong sakit. At ito naman ang second skill ni Belerick. Tatakbo siya ng mabilis at kapag humampas siya, enhance basic attack yan at maghihil siya. Babalik yung buhay niya kapag nag-basic attack siya. At ito naman ang ultimate ni Belerick. Tignan yung mabuti. Magpapakawala siya ng mga ugat sa pabilog na shape. Ayan o, tignan nyo. Ayan. Tapos, yung mga matatamaan niyan, syempre mapipilitan na atakihin siya at kakagat ulit yung kanyang passive kung saan ibinabalik niya yung sakit. Dahil alam namin na lamang kami pagdating sa early game, ayan, sinasamantala namin yung kalamangan. Kami yung naghahanap ng gulo at pinipwersa namin sila na lumaban sa amin early game para lalo kaming makalamang. Makakapitas kami kapag papalag sila dahil yung jungler nila ay silong. Wala itong gagawin sa early game. At kung mapapansin nyo, ang unang item na binili ko ay Molten Essence. Ayan. Nakikipag 1v1 dito sa aming dalawa si Edit. Ayan, tingnan nyo. Low HP na siya kaso bigla siyang nagkaroon ng ultimate. Bigla siyang nag level 4. Ayun, napitas niya si Angela. Ako naman, tumakbo lang. Siyempre, ano naman magagawa ko dun? Wala pa akong ultimate. At may flame shot pa na lumilipad. Ayan, dalawang flame shot yun. So, kailangan ko muna umuwi. Kapag low HP ka at EXP laner ka, kailangan mo na umuwi. Dahil magic type si Edit, kukuha ako ngayon ng tough boots at karamihan rin kasi sa kanila magic type. Lamang sa akin dito sa level si Edit, pero lamang kami sa bilang kasi si Angela papatong sa akin. At dahil pumatong na si Angela kahit level 4 lang ako at level 5 yung katapat ko at meron pa akong battle spell, may ultimate rin ako, alam kong kayang-kaya namin siya. Anong kailangan? Magtulungan. Tignan nyo, pati yung kalabang silong namin, tinulungan ako makatakas. So ayun o, napakabait ni silong, tinulungan niya ako makatakas. Replay natin. Pagdating naman sa kuwaan ng turtle, alam nyo yung EXP lane Belerick kayo, ayan o, isown nyo yung jungler ng kalaban kasi yun yung trabaho nyo eh. Kahit EXP laner kayo, pseudo tank pa rin kayo, ibig sabihin alternative tank. At ang trabaho ng isang typical na roamer tank ay yun yung gagawin nyo kahit nasa EXP lane kayo. Na-secure namin ang turtle at bumuo na rin ako ng curse helmet. Baka nagtataka kayo kung bakit ko binuo. Wala lang, gusto ko lang. At dahil na-takedown namin si Edit, binasag na namin yung tore. Kapag maaga nyo nabasag yung tore sa side lane, napakagandang indicator nito para sa inyong team. At dapat matutunan nyo rin yung tinatawag na sacrifice. Ayan, nakikipag 1v1 ako sa dalawa. Nag-pop na rin ako ng vengeance pero alam ko kasi na paparating yung Freya at siya na ang bahala. Ayan.
Dito sa EXP lane, normal yung tinatawag na nakikipagkulitan o nakikipag-asaran. Ito yung ginagawa ko kay Edit. Ayan, nagpapahabol-pahabol lang din ako sa kanya. At kalahati yung buhay niya, kaso nag-ultimate siya. Nag-vengeance naman ako, pero tumakbo na lang ako kasi napakasakit eh. Mahilig rin talaga ako magpahabol at saka mag-asar, kaso dapat hindi nyo ginagawa yung mga ganito. Naparusahan tuloy ako, kaya huwag nyong gagawin yung mga ganyan. Hindi ko pala napakita sa inyo na kumuha ako kanina ng blade armor at buo na rin ang thunder belt. At dahil sa mga items na meron tayo, kayang-kaya na natin paglaruan ang isang Moskov. Ayan o, pinaglalaroan ko na nga lang o. Ganyan ang nagagawa ng blade armor at thunder belt, meron pang vengeance. Ito naman, 1v1 ulit sa dalawa yung ginawa ni Edit dito. Dalawa kami ni Angela, siya mag-isa. Lagi niyong tatandaan, kapag Belerick gamit niyo tapos Edit yung kalaban, paunahin niyo siya mag-ultimate bago kayo mag-ultimate. Kaso tatlo pa dito yung nakasalubong ko at nabigyan ako. Napakagandang team fight yung nangyari dito. Pabor na pabor sa amin at grabe yung reflect ng damage ko dun sa Edit. Ganun rin dito sa Moskov. At dito nakalamang kami kasi tignan nyo, tatlo yung bagsak sa kanila, sa amin dalawa lang. At may pagkakataon kami na makuha ang libreng Free Lord. At nagdagdag na ako dito ng Twilight Armor. Malamang yung iba sa inyo nagtataka kung bakit puro physical defense yung pinagbibili ko dito eh, ang daming magic sa kalaban. Ganito kasi, mamaya kasi papalitan ko yung ibang items dyan. Siniguro ko lang na walang magagawa yung silong at Moskov sa akin. Ito, magandang halimbawa. Ito, tignan nyo. Takbo siya ng takbo kasi alam niya yung magagawa ko laban sa kanya. Diba? At ito, magkakaroon ng teamfight dito. Nag-pop na ng ultimate yung Edit. Medyo nahihirapan din ako makalapit dahil may Valir. Pero nung nakalapit ako, ginamit ko yung aking ultimate. Tumatakbo si Chang'e pero hindi na rin siya makakatakas pa. Kaso maganda rin yung ginawa ni Silong doon. Nag-cut yung Silong doon. Kaya hindi kami makakapag-push kasi walang minions. Good job doon kay Silong kasi ginawa niya yung trabaho niya. At dito, magpapalit na ako ng item. Binenta ko yung curse helmet ko at bibili ako ng radiant armor dahil puro continuous magic damage yung meron sila. Hindi namin inaasahan na makukuha ito ni Silong. Naging kampante kami dun at yun ang pagkakamali namin. At dahil doon tatagal na naman yung laban. Ito, nag-cross na naman ang landas namin ni Moskov at wala na rin siya magagawa kundi tanggapin ang kapalaran niya. Mega kill na tayo dito. Tignan nyo mabuti, dito ako dumaan sa likod. Nilikuran ko sila kaya nakahuli tayo dito ng kalaban at unstoppable na ako dito. Naka-unstoppable na rin si Boss Radiant Visions dito. At ayan, lamang na kami kasi napakaganda ng pasok ko dun. Panibagong Lord na naman kasi hindi namin na-depensahan. At yung tough boots ko, binenta ko na bumili ako ng rapid boots para mas mabilis tumakbo. At dito, syempre, gustong-gusto na namin tapusin tong laban na to. Kaya ako nagpo-front dito. Nag-pop na rin ako ng Vengeance, Monster Kill na yung Freya, bagsak na yung Edit. Dalawa yung bagsak sa kanila, tatlo na lang nananatiling buhay. Ngunit hindi pa rin talaga kayang tapusin. Kaya kailangan namin mag-back dito at maghintay pa ng panibagong Lord. Ayan na, nakuha namin ang panghuling last Lord. Bagsak si Moskov at ito na yung perpektong pagkakataon para sa amin. Kasi Moskov lang naman talaga yung nagpapahirap sa amin eh. At ito, mauhuli ko rin sila dito. Lalong-lalo na yung Silong, wala nang magagawa dito yung Silong. Ultimate dependent kasi ang isang Silong. Kapag hindi available yung kanyang ultimate, hindi rin siya basta-basta makakapalag. At kung sakaling pumalag man siya, may vengeance pa rin ako na nakahanda. At dito na nagtatapos ang kanilang paghihirap. Wala na rin talaga silang magagawa at matatapos na namin ito. At sana po ay patuloy nyo po akong suportahan sa mga hindi pa nakafollow sa akin. Pa-follow naman po at baka kung pwede pa-share po nitong video upang lumago pa po yung aking page. Kailangan ko po talaga ang suporta nyo. Maraming salamat po.